So first, eto muna itim. So eto muna yung yellow mamaya na. So alam ko naman, feeling ko alam niyo naman kung ano nilagay ko dito sa yellow. So eto muna itim. Hi guys, welcome back to the channel. So for today's video, hindi ko alam kung medyo magta-translate sa boses ko or baka din sa itsura ko. I'm not feeling well. Feeling ko napagod ako over the past few days or during the holiday season. So, pero I need to do this kasi gusto ko yung bigyan ng update based from my two previous video regarding this vessel case that I bought during the 11/11 sale in one of the online store na alam naman natin na sikat dalawa sila actually. So yun, so I got this vessel case for a much cheaper price compared to their regular price. So I got I bought two, the black one and the yellow one. So yung black one, yun yung medyo mas maliit, and then the yellow one is yung medyo yung next size nito. So for today's video, I'll show to you kung ano yung ginawa ko dito sa case na to. Kung ano yung ginawa ko at ano yung nilagay ko. So you have a reference din of somehow kung kakasya din ba yung mga gadgets or yung mga materials na pwede niyong ilagay dun sa case na to. So yun. So first, eto muna itim. So eto muna yung yellow mamaya na. So alam ko naman, feeling ko alam niyo naman kung ano nilagay ko dito sa yellow. So eto muna itim. So by the way, I also bought this kind of lock. Kasi kapag yung typical lock lang yung nilagay niyo dun sa butas. Ayan, dyan. Dito, medyo mahirap ata tanggalin yung typical na padlock. So if you want to buy this kind of lock, para siyang, ano ba tawag dito? Para siyang string lock. Parang ganun. Mas maganda siya kasi mas mahaba yung clearance niya from the lock itself, parang dito. So I'll also leave the link of this lock dito sa description. So ano siya, para siyang combination lock din siya. So hanggalin muna natin. So for this vessel case na VS100, by the way, this is VS100 and then VS200. So if you'll check the variety or wide range of cases from Vessel na yung mga sizes nila, nakalagay doon yung name nila. So for reference then also, this is VS100 and then this is VS200. So for this case, I'll show to you kung anong ginawa ko. So ayan. Yan. I put my Osmo Pocket and then my Osmo Mobile 3. So pretty much if you're owning Osmo Mobile 3 or Osmo Mobile 4, kasa siya dito. So and then my Osmo Pocket, ito yung carrying case nila, actually charging case ng Osmo Pocket. So kinustomize ko yung pick and pluck foam for this case. Oh yeah, tama, for this case. So actually, kung hindi naman ito yung gagamitin nyo, dahil nga pick and pluck foam siya, magagamit nyo or mako-customize nyo yung mga materials or yung mga gadgets na gusto nyo ilagay. So in my case, ganito yung nangyari sa kanya. So yan, so sinukot ko lang by ano, yung diameter and then yung length ng gadgets, tapos yun yung binutas ko. So yun yung tinanggal ko dito sa kanya. So if you're wondering na bakit ganun, parang yun lang ata yung laman ng case, sa medyo malaki siya. So hindi yun. So hindi lang yun yung laman. So I have this first foam and then ito yung base. So etong base na to, actually ito yung foam for base. So I have this case comes in three foam. So you have two of this size na pick and pluck foam and then the foam ng base. So ito yung nasa pinakailalim. Pero ako, ang ginawa ko kasi nilagay ko siya in the middle. Bakit? Kasi meron pa ako dito. So ayan. So pretty much if not all
most of your accessories for your Osmo Mobile 3 and Osmo Pocket can fit inside of this VS100 vessel case, vessel protective case. So ayan siya. So ito ano lang to, yung mga dati ko lang na pouch. So I have all of the accessories, all of my accessories sa Osmo Mobile 3 and Osmo Pocket. So ang dami nitong accessories. So ayan, kung ilalagay ko lahat. And then I still have this one for my charger, ito. And then for this one, my mic. So this is my mic. Yeah. Mic. And then it also fits your Osmo Mobile 3 tawag ito? Tripod. Pero kasi, ginagamit ko yung tripod while shooting this video. So, I'm using my Osmo Pocket. Ito, additional tripod. Ito kasi yung extendable tripod. Tama ba? Oo, tama. Yan. So, ito. So, about the same size, siguro, kung susukatin nyo, marami kayo talagang pwedeng ilagay. Yan. And then, another mic. And then, a lanyard. Yun. So, pretty much yun lang yung laman ng kasi yun lang halos lahat ng accessories ko sa Osmo Pocket and then Osmo Mobile 3. So yun. So for this case, I got this VS100 alone for my Osmo Pocket and then Osmo Mobile 3 kasi ito yung perfect size for that. Ayoko na masyadong malaki kasi masyado naman siyang malaki. Or masyado naman siyang malaki nga for the gadget itself. Kasi kasya naman lahat. Kasya naman lahat ng accessories ko for my Osmo Pocket and then Osmo Mobile 3. So yun na nga. So wait lang. Ito. So ito yung third foam. So yan. For the third foam, ito siya. Ganito yung ginawa ko. Yan. So kasi yung baba naman niya, may base naman na yun. Yan. So, nandyan lang siya. So, ito, kinustomize ko lang siya para at least hindi siya gumagalaw-galaw din doon sa loob or doon sa baba. Pero, pag nalagay nyo na siya doon sa baba, hindi na siya gagalaw. Mind you, hindi na siya gagalaw. Kasi nga, ito, protected din siya with your egg crate foam material. So, ito. So, alam nyong sturdy, alam nyong protected yung gadgets nyo. Actually, some of the buyer ng vessel protective case is using this case for their not only gadgets, yung iba sa barrel, yung iba sa camera. So I think yung sa camera mas malalaking size yung binibili nila kasi pwede yung dun sa mga ganito or dun sa VS300, I think yung mga susunod din to pwedeng nakatayo yung lenses. So, for reference nga, yun. At least, nabigay ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito sa, ano, sa akin. Para at least, malalaman nyo na, oh, kasa yung mobile, Osmo Mobile 3 or yung Osmo Pocket. So, kasa din sa inyo. Pretty much, kakasa din siya sa inyo. So, ito, since ito yung base na dapat, ginawa ko siyang middle. Kasi nga, pag hindi ko siya nilaga, maghahalo-halo sila dun sa loob. So, yan. So, ito yung sa VS100 na ginawa ko. So, for this VS200, sabi ko nga from my previous video, I bought this because I recently bought my DJI drone or my Mini 2 drone. So, for this VS200, I bought this or I choose this case or yes, this case and this size because it perfectly fits my DJI Mini 2 drone. So, ganun ulit. Binilan ko ulit siya ng combination lock na medyo mas okay dito. Tapos, eto, comparison with your VS100 and your VS200, eto, ganito lang siya. Yan. So, iangat ko lang siya. Yan. Pero, with this VS200, mas secured siya because na siguro iniisip nila na mas malalaki nga yung ilalagay nyo. So, ito. You need to push this or press this one before you unlock it. Ayan. So, kasi pag ganito lang siya, yan. So, yun. So, yun yung purpose niya.
So you need to press this one and then unlock. So for this VS 200, ito yung laman niya. Yan. So for your reference, if any one of you owns the DJI Mini 2 or Mini 1, or I think medyo alanganin siguro sa size nito yung Mavic Air 2 kasi medyo malaki. With your DJI Spark, medyo alanganin din kasi ang DJI Spark hindi na napofold yung mga arms niya. So may specific ata na case for your DJI Spark. And then, ano pa ba? Yun lang. So, I think this size will perfectly fit your Mini 1 and your DJI Mini 2. So, nakita nyo naman na I have 3 batteries and then I have my controllers. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi ko na tinanggal yung joystick. Kasi nga, protected din naman siya because of your Eggcate foam material. And then, this is my DJI Mini 2 Pro. So, ano ba? Hindi naman ata ako makikita. So, sige, ganito na. Yan. So, if I have my controller, alam nyo naman na medyo mabigat sa tsaka medyo makapal. So, kung mapapansin nyo, or if anyone watching this video na owns the DJI Mini 1, or Mini 2 pala, rather, iba yung controller stick or joystick ko. So, I'll do a follow-up video on this regarding my most used and newly bought na accessories for my Mini 1 DJI. So, check that out. So, ito yung controller ko. I have 3 batteries. So, with the size of your batteries, ikaw na bahala kung paano mo siya ipa-plug and plug. So, yun. And then, so this is my Mini 1 DJI drone. Yan. Yan, ito. So, kasha siya dyan. And then, katulad nga ng VS100, so hindi lang yun yung laman ng case ko. Still have lots. So, this is my top foam, and then my middle foam na supposedly ito nga yung base, and then ayan, kita, yeah. So for this bottom part, I have my charger, ito yung three-way charger, ay yung charger ng batteries, and then my extra propellers, ano ba yan, extra propellers, yung screwdriver ng Mini. And then, dyan siya lahat. And then, extra joysticks. Nandito rin siya. Ito. And then, I have the original, ano ba to? Yung propeller guard or holder. Ito. So, bakit? Kung bakit ko siya tinanggal? Pero nakalagay siya dito. Bakit ko siya tinanggal and I resort to another propeller guard holder, please watch my next video. And then, my lanyard for my controller. Ayan. So, I have the original charger. Ayan. So, madami. I have extra micro SD. And then, ito yung charging cable, yung tawag dito, connector sa phone, and then this one. So actually I still have this one. Ito, so ito ano siya, mount siya ng tablet if ever you want to use your DJI using your tablet instead of your phone. So ito siya, so kasya din siya. And then next is ito. So kasama din siya. So nakalagay din naman siya dito. So ito 'yon, ito yung mount ng ng tablet, ito. So ang ginawa ko na lang is ginunto ko na lang siya. Kasi nga yan. Para hindi kain sa space.
So if you're wondering na kung bakit tinanggal ko yung base foam na nilagay ko dun sa gitna, baka mamaya sabihin nyo masira or ano, yeah, it could be kapag ang nilagay nyo dun is lens. So I suggest or I highly recommend if you're using this bezel case for your camera lenses, wag nyong itatanggalin yung bottom foam na ilalagay niyo sa middle. So, i-retain niyo lang just doon sa baba kasi nga syempre baka magsigasan yung lenses niyo. Pero for this one naman, the most vital accessories kasi or parts of my DJI Mini 1 Mini 2 drone is nasa taas. So, mas yun yung iniingatan ko. So, yun. So, yeah. So, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, it's Hecky Hex. Ah, di pala. It's Hex Orbeta. Please follow me on my Instagram account. It's Hecky Hex. My Facebook page is Hex Orbeta. So, if you like this video, please give me a thumbs up. And then, if you have any comments or any suggestions regarding anything about gadgets, lifestyle, or travel, let me know. Baka sakaling magawan ko at mabigyan ko kayo ng insights and reviews and experience through my vlog. Sabihan nyo lang ako. And then, with regards with this bezel protective case, VS100 and then VS200, I'll leave all the links on my description. And then, para may reference din kayo kung saan nyo siya mabibili. And then, I suggest also that you you take the opportunity of the sale during, ewan ko, ngayong 2021 kung paano ba baka sa 2-2, ganun. 2-2, 3-3, ganun. So, baka merong sale. So, ang laki talaga ng markdown price na. I think, nasa more than 500, I guess. More than 500 yung discount nila for this VS1 and then VS2 case. If mali ako or ano, basta ang laki ng discount niya. So, any other vessel case, protective case na size, may discount din sila during the sale. So, abangan nyo na lang kung kailan sila ulit magsisale. So, yun lang. So, yeah. So, this is vessel protective case for my Osmo Pocket and then Osmo Mobile 3 and then this is my vessel case 200 for my DJI Mini. So, yun lang. Thank you. God bless and thank you. Thanks.